Hey, what's up mga pare ko? Balik tayo ngayon sa ating serye tungkol sa mga players mula sa Asia. Meron na tayong naunang 6 na episodes, kaya kung tingin mo may nalampasan ka, bisitahin lamang ang ating channel at nandoon ang ating playlist. Sa episode natin ito, ang mga pag-uusapan natin ay sina Omar Khayyam ng Palestine, Samad Nikabarami ng Iran at Nick Fazekas ng Japan. Tara, umpisahan na natin pare ko, pagkatapos mong i-like ang video at mag-subscribe para maipakita ang suporta mo sa ating channel. Maraming salamat sa patuloy mong pagtangkilik pare ko. Una, Omar Khayyam. Taong 2015 noong pinayagan ng PBA na magkaroon ng mga Asian imports sa Governor's Cup. At yun, kinuha ng Global Port Batang Piernon ang American-Palestinian Guard na si Omar Khayyam. At ngayon, hindi may datangge na isa siya sa mga pinakamahuhusay ng mga Asian imports na naglaro sa ating liga. Diba? Kaya balikan natin ang kanyang simula. Taong 2004, naglaro itong si Omar Khayyam sa Modesto High School sa kanyang hometown na Modesto, California. Naging Player of the Year at Central California Conference MVP siya doon matapos magkaroon ng average na 21.1 points as a graduating player. 2006 naman nang siya ay gumraduate at agad siyang pumasok sa NCAA Division 1 College para sa Eastern Washington Eagles. Sa isang season niya sa Eastern Washington ay nakapagtala siya ng average na 8.4 points, 1.7 rebounds sa loob ng 26 games. 2008 to 2009 ay nag-aral naman si Omar Khayyam sa California Baptist University para sa kanyang huling taon. Naglaro siya para sa paaralang yon bilang point guard at nagtala ng average na 12 points, 3 rebounds at 5 assists a game sa kanyang career. At yun, pagkatapos ng kanyang college career, sinubukan niya na ang swerte niya sa 2009 NBA draft, ngunit hindi siya napili at naging undrafted sa taong yon. Dahil sa nangyari, nagtungo na lamang si Omar Khayyam sa Swedish Basketball League at naglaro para sa Umeå ng ilang taon hanggang sa itinanghal siya na Swedish Basketball Guard of the Year ng 2011-2012 season. Yun, tuloy-tuloy na ang naging takbo ng kanyang career sa Sweden at gumawa siya ng 20.7 points, 7.1 assists, 4.7 rebounds at 1.7 steals a game para sa 2014-2015 season. Nang matapos siyang maglaro sa Sweden, dumiretso na siya ng Pilipinas para maglaro sa Global Port Batang Pier bilang Asian import sa PBA Governor's Cup. Ayon sa isang report ng Spin.ph, nagustuhan niya ang physical na nature ng basketball dito sa Pilipinas. Yun, naging okay naman ang kanyang stint nun sa Global Port at nagkaroon ng average na 13.1 points, 3.3 rebounds at 2.8 assists a game. Meron din siya ng mga pailan-ilang mga clutch threes, kabilang ang isa sa laro laban sa crowd favorite na Barangay Ginebra. Natulungan niya noon na makaabot ng quarterfinals ang Batang Pier. Ang kaso lang, inilaglag nga kagad sila ng star hotshots kahit na may twice to beat advantage pa ang kanyang team. Kaya yun, yun na ang huling beses na nakita nating naglaro si Omar Khayyam sa PBA. Matapos ang PBA stint niya, naglaro na si Omar sa FIBA Europe Cup para sa kanyang club team na Boras Basket where he averaged 20.4 points, 6.6 assists a game. Makalipas din ng maraming taon, tuluyan ang nakapaglaro si Omar Khayyam sa Palestine National Team. Sa unang dalawang laro nila sa first window ng FIBA Asia Cup 2021 qualifiers, nag-average siya ng 19.5 points at 8 assists a game. Wow! Siya ang numero uno ngayon sa assist category sa Asia Cup qualifiers. Meron din siyang 6 rebounds a game. Ayos yun, diba? Especially para sa isang point guard. Ayon sa isang article na inilabas ng FIBA, abot langit ang saya ni The Wizard dahil nag-i-improve na ang bansa niya sa larangan ng basketball. Sa mga hindi nakakaalam, taong 2015 noong unang sumabak itong Palestine sa FIBA Asia. Tinalo nila ang Gilas Pilipinas sa kauna-unahang game nila. Matapos magkaroon ng 2-0 start ang Palestine sa 2021 Asia Qualifiers, taas noong sinabi ni Khayyam na "We are proud to show the world that when you say Palestine basketball, we are respected on the national stage." Pero nagsisimula pa lang naman ang laban nila sa FIBA Asia, hindi ba? Kaya abangan natin kung magtutuloy-tuloy ba itong mainit na umpisa nila. Ang maganda lang sa ngayon, nakauwi na siya sa kanyang home country matapos magpaikot-ikot para maglaro sa iba't ibang bansa tulad ng USA, Mexico, Sweden, Hungary, France at Philippines. Dako naman tayo sa kamanghamangang Iranian forward na si Mohammad Samad Nikabarami.
Marami sa atin ang pamilyar na sa kanya dahil isa siya sa mga nagpapahirap sa ating gilas Pilipinas tuwing nakakaharap natin ang Iran. Una siyang naglaro ng kanyang professional career taong 2001 sa ilalim ng Iran Nara. At napabalita noong taong 2005 na sumubok din siya sa NBA draft ngunit hindi nga rin siya pinalad at naging undrafted katulad ni Omar Khayyam. Matapos doon, ay nagtungo na nga lamang siya sa Iranian Basketball Super League at naglaro doon ng 3 taon para sa mga koponan na Sabah Battery, Petrochimi at Maram bago siya magkaroon ng mga opportunities sa labas ng bansa nila. Sa 3 taon niya sa Iranian Basketball Super League, ay sumunod namang siyang naglaro sa mga French teams na Sholeh at Pau Orthez. Tinagurian siya doon bilang first Iranian player to ever play sa professional league ng bansang France. After maglaro sa France noong 2008, ay agad din naman siyang bumalik sa Iran sa sumunod na taon. At yun, maganda at smooth naman ang naging career niya sa local basketball league nila sa Iran at hanggang sa napatunayan niya na deserving siyang maging captain ng Team Mali. Nga pala, kung sa national team natin sa FIBA, Gilas Pilipinas ang bansag, Team Mali naman ang sa Iran. Ayon sa report ng Tehran Times, sa edad na 32, naimbitahan din si Nika Bahrami na sumali sa training camp ng Dallas Mavericks noong taong 2015. Na-impress kasi sila sa ipinakita nito sa 2014 FIBA Basketball World Cup kung saan 16 points a game siya noon at mayroong 4.4 assists a game. Ang kaso lang, wala nang sumunod na magandang balita pagtapos noon. Sa mga hindi rin nakakaalam, hindi lang si Haddadi ang nakalarong Iranian player sa CBA. Nakalaro rin kasi itong si Nika Bahrami sa 4 na CBA teams doon na Fujian Sturgeons, Zhejiang Golden Bulls, Guangzhou Long Lions at Nanjing Monkey King. At sa 4 na seasons niya sa CBA, ay nag-average si Bahrami ng 17 points, 6.1 rebounds at 3.5 assists a game. Sa ngayon, 37 anyos na itong si Samad Nika Bahrami. Ilang taon na lang, magre-retiro na ito. Pero kahit na ganun, nagkaroon naman siya ng magandang basketball career, hindi ba? Naging maaasahang kapitan at natulungang makailang ginto ang Team Mali, naging 2-time best small forward in Asia, naging Asian import sa CBA ng 4 na seasons, naging interesado sa kanya ang isang NBA team at naging one of the best player ever sa kanilang bansa. Hindi rin siya malilimutan ng mga fans ng Gilas. Miski ako, pag binanggit ang Iran sa FIBA, 3 pangalan ang maaalala ko. Haddadi, Kamrani at Nika Bahrami. Sila ang big 3 no ng Iran. Nakakalungkot lang na isa-isa na rin silang nagre-retiro. Ilan sa mga hindi malilimutang game niya kontra Gilas ay noong 2015 FIBA Asia Championship kung saan 21 puntos ang ginawa niya sa talo nila kontra sa ate. Noong nakaraang 2019 FIBA World Cup din, nakaharap muli natin ang Iran sa classification round. Dito, tinambakan naman nila tayo at nakagawa ng 19 points si Samad Nika Bahrami. Dahil din sa tulong niya, nakabalik ng Olympics ang Iran dahil sila ang naging best Asian team na finisher noong nakaraang World Cup. Sayang ano, yun sana yung target ng Gilas Pilipinas dun eh. Pero yun nga mga pare ko, Mohammad Samad Nika Bahrami ng Iran, one of the best scorers in Asia. Ang huling pag-uusapan natin ay ang Colorado native turned Japanese citizen na si Nick Fazekas. High school pa lamang siya, talaga namang nagpakitang gilas na ito nang naipanalo niya ng isang state championship ang Ralston Valley High School. Dito din siya binigyan ng titulong Mr. Basketball Colorado. Magandang simula yon para kay Nick Fazekas kaya naman pag-apak niya ng kolehiyo, daladala niya pa rin ang numero niya na 22. Agad siyang kinuha ng University of Nevada para sa 2003-2004 season at dinala niya ang Wolfpack sa 4 na sunod-sunod na NCAA appearances. Simula nun, tinaguri ang all-time leading scorer si Fazekas sa kanyang universidad matapos nitong talunin ang record ni Edgar Jones noong 1979. Ayos, hindi ba? Dahil sa mga nagawa niya, noong nakaraang taon lamang, nag-decide ang Wolfpack Basketball na i-retire ang jersey number 22 ni Nick Fazekas at ilagay ito sa Hall of Fame. Siya pa lamang ang ikalawang player na nagkaroon ng retired jersey sa buong kasaysayan ng University of Nevada, sunod kay Edgar Jones. Punta naman tayo sa kanyang naging NBA career. Naging 34th pick overall ang 22-year-old Nick Fazekas noong 2007 NBA draft. Dallas Mavericks ang kumuha sa kanya. Umasa noon ang Mavs na magiging mala Dirk Nowitzki din ang magagawa niya sa team. Pero hindi nga nangyari yan dahil winave din siya kaagad ng Mavericks. 1 point a game lang ang naitala niya noon sa 4 na games na nilaro niya. Mas tumagal pa siya sa D-League affiliate ng team.
28 games ang nilaro niya sa 66ers with the average 19.1 points and 10 rebounds a game, shooting 53% sa field. Kahit hindi siya nakapagpasiklab sa Dallas at na-wave kagad, eh may nagbukas namang panibagong pinto para kay Nick Fazekas dahil kinuha naman siya ng LA Clippers noon kung saan gumawa siya ng 4.7 points and 3.9 rebounds sa 22 games niya sa team. Ang kaso lang, hindi rin siya nagtagal sa LA noon dahil winave din siya kagad nito. Napabalitang pumirma rin siya sa Denver Nuggets pero katulad ng ibang mga NBA teams, eh binitawan din siya kagad nito wala pang isang buwan. Talagang hindi maganda ang naging takbo ng NBA career ni Nick Fazekas. Sabi pa nga niya sa isang interview, "In the NBA, you're just kind of an employee. You're just there." Kahit anong oras daw, eh pwedeng may mabigat na mangyari sa iyo. Katulad ng naranasan niya sa liga na binitawang kaagad ng tatlong mga NBA teams. Swerte niya lang nun, 2-year deal ang napirmahan niya sa Mavericks noong 2007, kaya't dalawang taon siyang walang problema sa pera. Pero yun, nang wala nang nagka-interes sa kanya sa NBA, eh sumubok na sa Europe si Nick Fazekas. Naglaro siya sa mga pro leagues sa Belgium at France. Taong 2010 naman, eh na-draft si Nick Fazekas sa NBA D-League bilang number 1 overall pick. Naglaro siya doon ng dalawang season at nag-average ng 16.5 points at 7.8 rebounds per game. Pero kahit naging maganda ang averages niya, eh napilitan pa rin bitawan siya ng Reno Bighorns dahil na-injured nga siya. Nang gumaling si Fazekas, eh ilang buwan lang ang nakalipas, kinuha ito ng Petron Blaze Boosters bilang import sa 2012 PBA Commissioner's Cup. Maraming napahanga si Fazekas noon ng mga Pinoy, kabilang na si former PBA Commissioner and San Miguel Corporation Director Nolly Ayala. Nasabi na lang niya na Nick Fazekas is out of this world. Well, sino nga naman ang hindi hahanga kung kapanood mo ito na gumawa ng 45 points 22 rebounds sa isang game lang? Grabe, hindi ba? Ngunit syempre, hindi magpapatalo ang mga Pinoy. Hindi ko malilimutan tong game na to. Tinirahan lang naman ni JJ Halterbrand harap-harapan si Nick Fazekas ng isang buzzer beater na tira para maipanalo nga ang Barangay Ginebra kontra Petron 84-82. Kahit maganda ang nilaro ni Fazekas sa PBA, eh pinalitan pa nga rin siya ng Petron. Nabigla si Nick noon at napasabi na lang na 30 and 20 wasn't good enough for this guy. Ang pumalit sa kanya noon sa Petron ay si Will McDonald. Yun yung import na bumato kay Mick Panisi. So I guess, sulit pa rin naman yung pagpalit, hindi ba? Dahil kung hindi, eh baka hindi rin nangyari yung greatest flop sa PBA history. Matapos ang PBA stint ni Nick Fazekas, eh lumipad naman siya ng Japan para maglaro sa Toshiba Brave Thunders na ngayon ay kilala na bilang Kawasaki Brave Thunders. Nag-average siya ng 26.4 points, 23.5 rebounds, wow, sa kanyang unang season at siya ang itinanghal na MVP nun. Simula nun ay naging second home niya na ang Japan. Mula 2012 hanggang ngayon, eh dito pa rin siya naglalaro. Sinabi nga niya na ang paglipat niya raw sa Japan ang naging isa sa mga best decisions na nagawa niya sa buong buhay niya. At dahil nagustuhan niya nga sa bansang to, eh noong 2018, eh pumayag na siya na maging ganap na naturalized Japanese. Alam niyo naman na sa B-League, kapag naturalized Japanese ka, eh bukod na ang slot mo sa team sa mga foreign imports. Parang local ka na, pero syempre, one naturalized Japanese lang per team plus yung dalawang foreign imports. Gawa na rin na naturalized Japanese na siya, eh madali na lamang din siyang tawagin para maglaro sa FIBA para sa Japan. Salit-salit sila ni Ira Brown itong mga nagdaang taon at noong 2019 FIBA World Cup, eh sa kanya ibinigay ang spot. Nag-average siya noon ng 14.4 points at 7.4 rebounds. Though katulad ng Pilipinas, eh winless din silang umuwi ng kanilang bansa, 0-5. Kahit pa may katulong din siya ng Yuta Watanabe at Rui Hachimura. Abangan na lang natin next year kung makakabawi at makakapagpasikat na ba sila sa world stage. Excited na sana si Fazekas na ma-experience na maglaro sa Olympics ngunit kailangan niya pang maghintay pa ng isang taon. Dahil sa nangyayari ngayon sa mundo, eh naisang tabi nga kasi muna ang 2020 Tokyo Olympics at inaasahang sa 2021 na ito gaganapin. Yun mga pare ko, para sa ating episode ngayon, please, please like the video kung gusto niyo pang masundan itong serya nating ito. Mag-subscribe ka na rin kung bago ka pa lang. This is W Gameplay. Thanks for watching mga pare ko. Bye-bye.